Alright, good evening again mga kapatid. For this video, gagawa po ako ng vlog patungkol po kung gaano kalaki yung mga normal color o yung local turkey po na pabo. Ayan, bibigyan ko po kayo ng idea kung paano nyo po madidetermine o kumbaga sa appearance pa lamang po ay magkaroon po kayo ng idea na yung pabo na yon, lalo na pag local turkey, ay may gulang na po at maging sa kanilang timbang ay magkaroon po kayo ng idea. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! Sa ngayon po mga kapatid, ang aking pabuhan ay malungkot dahil ilang pirasong pabo na lamang po ang nandito sa loob ngayon. Yung walang may-ari na gusto ko pa pong i-out, yung mga local turkey ay siguro nasa mga 15 piraso pa po, mga babaeng pabo. Kung nakikita nyo, itong nag-iisang malaking barako dito na paggala-gala, ito, may-ari na rin ito. Kumbaga, may nagpa-reserve na po. At kanina, may pumunta pa dito para bumili ng lalaking pabo sana. Kaya lang, wala na po akong maibigay. Kasi may pangalawa dito, kaya lang, ito. Hindi ito magandang gamitin sa materialis kasi yung kanyang paa ay kimpi. Ayan. Hindi po talaga maganda. So, ang suspicious ko pa ay dumaan po ito sa sakit. Hindi po sa akin ang pabo na ito. Kumbaga, ibininta lang po sa akin. At ito na lang po yung natira kasi yung isa ay may nagmamay-ari na po. Liban sa ibang babae. So, ayun. Salamat pala sa Diyos dahil kanina nakapag-deliver po pala ako ng tatlong one month old na batang pabo. So, bibigyan ko po kayo ng idea mga kapatid ng sagadon ay magkaroon po kayo ng kaunting idea patungkol po sa mga normal color na mga pabo. So pagdating po sa timbang ng pabo mga kapatid, pag may gulang na po, pag wala lang dugo ng broad-breasted, itong mga local turkey kagaya niyan, ang madalas na inaabot na timbang niyan mga kapatid ay nasa 8 kilo or 9. Yung 9, pinakamataas na po yun. Dahil dito po sa akin, kung naalala nyo po, nung nakaraang taon, nag-iwan lamang po ako ng isang barakong pabo. Yung edad niya nung iniwan ko ay nasa mga 7 months. So, dumaan yung isang taon, nasa isang taon at 7 or 8 months po yung kanyang edad. Yung kanyang timbang po mga kapatid ay umabot po sa, ayan, 8.70 po. 8.70 po yung kanyang inabot sa kanyang edad na 20 months old. So ito, may nag-itlog pa rin kahit ilang pabo na lang yung natira sa akin, nag-itlog pa rin sila. So yan, nakakaipon pa po ako ng mga itlog ng pabo. Ayan o, oh, pangsalang pa po yan. So maaari pa yung mag-produce ng mga sisiw. So ayan po mga patid, ang pinakamalaking pabo ko po na na-out o na-dispose sa taong 2023 ay yan po. Yan pong 8.70 kilogram na pabo. So ito, hindi po sa akin galing ito, 6.5 lamang po ito. Kaya po mga kapatid, sa panahon po ng December, ang mostly po na madalas na nabibinta, ang madalas po na nasusold out ay yun pong timbang na nasa 4 to 5 kilogram. Ayan, madalas po talaga yan, yung 3.5 to 5 kilogram. Yan po yung madalas na demand talaga. Kasi po, ang dahilan yan ay yung edad ng pabo madalas na tumitimbang ng ganyang timbang. Mga ipagpalagay natin, yung mga lalaking pabo po, yung pong lalaking pabo ay nasa 5 to 6 months old po. Yung 4 to 6 kilogram. Yung 4 to 5 talaga, yan po talaga yung pinaka-demand talaga. Yan po yung hinahanap madalas ng mga customer kasi nga yung edad ng pabo na yan ay nasa 5 to 6 months pa po. Saktong-sakto po na panglitson. Basta't yung mga local turkey or mga normal color. Liban na lang sa ganitong mga pabo, itong nasa harap nyo, yung mga hybrid na yan kasi malalaki po yan. Saka na natin yan pag-uusapan
kapag napadami na natin ang ganitong klaseng mga pabo. So ayun, sa ngayon nga, itong mga pabo ko po ay kukunti na lang ang natira. Ito may 2, 4, 6, 8, may 8 pabo dito, tapos yung 5 nga nito, nasabi ko na po nung nakaraang vlog na may nagmamayari na po sa 5 pabo na ito. Ayan. So pagdating naman po sa babaeng pabo, mga kapatid, ito, titingnan natin. Pakita ko po sa inyo yung aking mga babaeng pabo. Ito, mga batang pabo pa po ang iba dito. So pagdating naman po sa batang pabo, pag local turkey lamang po, yung madalas na timbang nito, mga kapatid, ay nasa 2.5 to 3.75. Bibihira na lamang po yung aabot ng 4 na kilo. Kung may umabot man, siguro baka may kaunting dugo ng broad-breasted o yung mga hybrid turkey. Ayan. So madalas po talaga sa local turkey, mga kapatid, ay tumitimbang po sila ng 2.5 to 3.75. Madalas nasa 3 talaga yung 75 pag may katandaan na po yun, tapos malapit ng mag-itlog. Lalo na po pag katatapos lang nilang maglimlim, nako, napaka gaan po ng babaeng pabo. Nasa 2.25, ayan lamang po yung kanilang bigat na madalas na inaabot. So kagaya nito, mga kapatid, ito ang pinakamalaki dito sa kanila ay nasa 2.75 lamang po, kasi mga batang pabo po ito. Tapos yun, matanda na po yung bap na yan, kaya lang naglimlim na po siya, kaya yung kanyang timbang ay nasa 2.5 lamang po. Ayun. So sana po nabigyan ko po kayo ng kaunting idea patungkol po sa mga bigat ng ating mga local turkey. Kaya pagdating po sa meat production talaga, mga kapatid, maliliit po yung mga local turkey, lalo na pag mga babae. Kagaya nito, kapag kakatayin kasi natin to, matatanggal yung balahibo, lamang loob, napakaliit na lamang po ng matitira. Ayan. Kumpara po natin doon sa mga hybrid turkey na kagaya nun. Ayun. Yung kagaya ng kulay white, malaki. Yung black rin, malaki rin. So, ayun po yung realidad po ng mga local turkey pagdating po sa kanilang timbang. Yung babae, 2.5 to 3.75. Yun po yung kanilang range na madalas na inaabot talaga. So yung mga babae na yun ay nasa saktong gulang na po o saktong edad na po. Kumbaga breeder age na po yung timbang na yun. Tingnan natin, baka may nilimliman dito. Labas, labas. Oy. Ayan. So yung atin pong i-deliver, kasalukuyan pa pong nag-iitlog talaga, oh. May dalawang itlog pa. So pagdating doon sa may-ari nito, tiyak natin na posibleng may nag-itlog na po sa kanya. Ayan, may dalawang itlog. So kahit paano, parang nag-i-start po ako ngayon uli, kasi paubos po yung aking pabo. May ilang piraso na lang yung natira. May mga itlog pa naman po ako nakukulikta. Tapos ngayon puno pa po yung aking recubator. Kaya goods pa rin. Okay lang ang buhay. Kahit i-dispose ko itong mga breeder na mga local turkey, goods pa rin, kasi may naiwan pa po silang mga itlog. Puno pa po yung aking recubator. Tapos may mga itlog pang isasalang. Ayan. So talagang mingaw. Hindi po magulo yung range ko ngayon dahil ilang pabo na lang po yung natira. Itlog. So ilalagay natin itong itlog. Itlog, itlog, itlog. So tingnan pa natin dito, kasi may nakukulikta rin kasi ako dito, eh. Mahilig silang mag-itlog sa damuhan. Tingnan natin. Oop, itlog lang ng manok. Ayan, oh. So kunin natin, itlog na lang ng manok. Ayan. Manok na lang ng itlog. Kasi kahapon may nakuha ko dyan. So dinala ko doon yung inahin. Akala ko naglimlim na, so nag-itlog pa pala.
So yun na po yung nag-itlog ngayon. Yung dalawa na nakuha ko kanina. Tapos dyan isa. May iba pa silang iniitlogan. Ito kaya. Subukan natin galawin ito kung may itlog ba ito. Hop! Wala! Walang itlog. So yung mga natira na mga pabo, mga kapatid na babae, yung iba kasi naglimlim pa eh. So ito, ibibinta ko rin ito. Ayan. Napakagandang inahin nito mga kapatid. Magaling magdala ng sisiw. Hindi nang aapak. Pero gayon pa man, i-out natin ito. Yung kanyang mga itlog, ay yung kanyang mga sisiw na akay-akay ngayon, yan po ay itlog po yan ng mga hybrid turkey. So yung nanay, local turkey po yan. Ibinta natin yan. So ito po yung mga natirang mga inahin mga kapatid. Yan, isa. Tapos yan, lalaki, batang lalaki po yan. Dito sa kabila yung iba. Ayan. Ayan. Ayan pa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ito. Tapos yung sobra dito ay 2, 4, 6, 8, 3, 10. 10. 10. 10. 11. 12. Kalimutan yung ang gulo. 12 na yun. 12. Bilangin natin ulit 12. Tapos isa, 3C. Dito, subukan natin ilang piraso pa dito managlimlim. 3C. Dito may isa, 14. Ayan, may itlog pa, 14. Ayan, 15. So, ikutin natin, baka may naglimlim pa ditong iba. 15. Op, itlog. 15. Ito. Ayan, 16. Ayay, buak. Buak yung itlog ng manok. Wow. 16. So, may puti pa dito. Ayan. 17. 18. So, posible na nagkamali ako. 18 or 16 piraso pa po yung available na mga inahin. So ayun po mga kapatid, meron po para akong available ngayon na 16 piraso inahin or 18. Iwan ko lang kung anong tama doon, 16 or 18. So yung binilang ko nasa mga 16 po talaga. Baka nakamali lang ako sa pagbilang ngayon. Eh, ba't madilim? No, ayun po, 16 piraso or 18. Ah, may isa pa. Ayun oh, may isa pa. So nasa mga 18 pa po talaga siguro. Lahat. Ayun oh, may isa pa oh. Naglimlim din siguro ito. Subukan nating tingnan. Kung may itlog. May itlog, agay itlog ng manok. So para hindi siya mamayat, isasali natin ito doon sa kabila. Naglimlim na ito mga kapatid. Dadagdag ko muna itong itlog dito sa lagayan ng itlog. Saan na yung lagayan ng itlog? Ayan, dito. Ayan o. Dagdag. Ayan, dagdag na. Ito. So ayun po, ang update natin, nasa mga 18 piraso pa po yung inahin ko pala. So madami pa po pala mga kapatid, nasa 18 piraso pa po. So ipopost natin na mayroon pa po tayong 18 pirasong inahin na pwedeng i-out. Ayan. Piraso. 16 to 18 pieces na inahin pa po yung available. So ayun po mga kapatid, kukunti na lang po yung aking mga alaga sa aking pabuhan, manok at ilang pabo na lamang po. So sumatotal,
Mayroon pa po pala akong mga 18 piraso na inahing pabo. Tapos isang lalaki. Ayun. Siguro 18 piraso. Plus yung lalaki na bata. Nasa 19. Tapos yung 6 ay may may-ari na po. 19 plus 6, so 26. Nasa 26 pa po pala lahat yung pabo ko ngayon dito. Sa Sabado, i-deliver po yung 5. Tapos yung isa, iwan ko lang kung anong araw kukunin ng aking kaibigan na nagpa-reserve. So, yan po mga kapatid. Binigyan ko lamang po kayo ng counting idea patungkol po sa local turkey. Maganda naman po talaga yung local turkey mga kapatid. Kaya lang, so kung gusto nating mag-upgrade talaga, maliliit kasi kumpara sa hybrid turkey. Kasi nga, ayun, yung babae nasa 3 to 4 kilos lamang po. Hindi nga umabot ng 4 talaga. 3.75, pinakamataas na po yun na timbang ng babae pag local turkey po. Pagdating sa lalaki, ayun, yung lalaki kaya pong umabot ng 8.70. Kasi yan po yung isa sa pinakamalaking pabo ko po na pinatay dito sa aking pabuhan. 8.70. Yun po yung pinakamalaki at pinakamatanda na pinatay ko po noong December. So sana po nakabigay ito ng kaunting informasyon sa inyo mga kapatid. Salamat po sa palaging panunood, pagsuporta sa aking Muntin Channel. At lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.